trial resume. Your Honor, we... Counsel, you continue with your examination. Your Honor, we do not want to take advantage of the absence of a prosecutor, Your Honor. They are not yet present. The prosecution is not yet present and we would not want to take advantage of all that, right, Your Honor. Where is the prosecution panel? May we suspend the trial, Mr. President, until they arrive? Trial suspended for 1 minute. Prosecution is here, Mr. President. We're ready to resume. Trial resume. Mr. Witness, having received the text message which contains the notice for the all-majority caucus meeting, what did you do on that date mentioned in the text, December 12, 2011? Straight to the point. Did he attend the meeting? Yes. Did you attend that meeting? Yes, Your Honor. And what time did you arrive at this meeting? It was in the text message of the invitation, since it was said that we have to be there at 2:30. So I made sure that I was there on time at 2:30, Your Honor. Were there already people in the venue when you arrived? Yes, Your Honor. There were already people in the venue. Who was presiding the caucus? Your Honor, there was. It hasn't started. It didn't start at 2:30, Your Honor. So when I went in, it hasn't started yet, Your Honor. At 2:30. When did it start? It started. Estimate, Your Honor. Maybe 3 o'clock to 3:10, Your Honor. That's an estimate, Your Honor. And who was presiding? Your Honor, it was presided by Speaker Sunny Belmonte, Your Honor. All right, proceed. What did the Speaker say? The Speaker said, we will impeach the Chief Justice today. Chief Justice Corona is a protege of GMA. And wala siyang gagawin kung hindi proteksyonan si GMA. At, Your Honor, I'm distracted. Please continue, Mr. Witness. Sorry, I got distracted by the chattering of the prosecution. May I request the prosecution to keep quiet while the witness is testifying? We're quiet, Your Honor. Yeah, don't heckle the witness. We are not, Your Honor. All right. No, they were heckling. They were just talking among themselves, and I could hear it. All right, Mr. Congressman, proceed, please. Where was I, Your Honor? You were mentioning the statements of the Speaker. Ah, okay. Speaker Sunny Belmonte said, we are here to impeach Chief Justice Corona because he is a protege of GMA, and he will protect GMA. At siya'y magiging hadlang sa magagandang layunin ni Presidente Noynoy. Isipin nyo, 6 na taon magiging presidente si Presidente Noynoy kung yung Chief Justice, lahat na lang ng kanyang magandang hangawin, tututulan ng Supreme Court, ano naman ang magagawa ng presidente? Yan ho ang number one na sinabi niya. Meron po bang number two? Number two, ang sabi ni... Mr. President, may we object? Because what is the ground of the objection? Your Honor, a caucus, as we all know, is a meeting of all members and it is akin to an executive session, Mr. President. And in the same manner that the...
Are you claiming legislative privilege? Yes, Your Honor, with respect to the whatever happened or transpired in the caucus, because under our rules... Go to the point. Yes, Mrs. That is not covered by the rules. The witness may answer. Please proceed. Ano po ba yung number two na sinabi ni Speaker? Ang sabi ho ni Speaker ay si Chairman Junjun Tupas will present the grounds for impeachment. Number three, yung mga gustong bumoto, pagkatapos ng presentation, yung mga gustong bumoto, bumoto. Yung mga ayaw bumoto, huwag bumoto. Ngunit ang number four na hindi ko nagustuhan, ang sabi niya, this is non-debatable. No questions will be entertained. Bakit niyo po hindi ito nagustuhan? Bakit? Bakit po? Siyempre. Siyempre po. Kami ho ay deliberative body. Lahat ho ng ginagawa namin sa Kongreso ay pinagdidibatihan dahil ho, siyempre, you will get the best result out of discussing a proposed measure. No? Tsaka, para sa akin, ang dating sa akin, derechahan, nung sinasabi, pag pinagdugtong mo yung sinasabing pumirma na yung pipirma at no questions will be entertained, it's a veiled threat. Ano po ba mga naging reaksyon kung meron po ng mga tao na nandun sa caucus na yun? Dalawa ho ang nakapagsalita pa bago mag-present, no? Isa ho dyan, si former Senator Biason. Sabi ni Senator Biason, ano ba naman kayo? Mataas ho yung boses niya. Ano ba naman kayo? Magpapatawag kayo ng caucus, walang agenda. Yung media sa labas, alam na impeachment ang pag-uusapan? Kami, hindi ko alam. Papapirmahin nyo kami ng impeachment, wala pa ako nababasang kopya ng impeachment complaint. Tapos, tumalikod ho siya, di na siya nag-intay ng sagot, tumalikod, tapos hindi ko alam kung lumabas o kung saan nagpunta. Pagkatapos ho nun, ang susunod na magsalita ay si Congressman Rufus Rodriguez. Sabi ni Kong Rufus, paano yun kung meron kaming clarification tungkol dun sa PowerPoint presentation? Hindi ba ho kami pwede magtanong? Sinagot ho ni Speaker Belmonte, ang sinagot lang ho ni Speaker Belmonte ay si Congressman Biason. Sabi niya, pwede kayong kumuha ng kopya mamaya sa likod dahil ginagawa pa. Yun ang sabi niya kay Congressman Biason. Pero si Congressman Rodriguez, ang sumagot ho kay Congressman Rodriguez ay si Congressman Boyet Gonzales. Ang sabi niya, kung gusto mo magtanong, doon ka magtanong sa floor. So pagkatapos nun, nagpresenta na ho si Congressman Tupas ng PowerPoint presentation. Napanood niyo po ba yung PowerPoint presentation na ito? Opo. Ano po ang mga nakalagay dun sa PowerPoint presentation kung naalala niyo po? Pinaliwanag ni Chairman Tupas, ito ang grounds for impeachment kay Chief Justice Corona. Katulad na sinabi niya yung article, tapos may nakasulat na mga bullet points, tapos may narrative siya. So, for example, Your Honor, Article 1, sinabi niya yung accusation, tapos dinarrate niya kung bakit. Yung Article 2, yun ho ang pinaka-famous na article, sabi niya, non-disclosure of SALN is a culpable violation of the Constitution. Number 3, sabi niya, yun ho yata yung tungkol sa pag-appoint sa misis ni Chief Justice Corona. Tapos yung anim ho na article, parang isa ho ang presentation nun dahil ang sabi, ito ho ay a pattern of deciding in favor of GMA
Tapos yung tatlo doon, ang sinabi, ay yung dalawa doon, yung flip-flopping decision. So ganun ho yung pagka-explica. Nandito po sa courting ito, yung pong verified complaint for impeachment. Ipapakita ko po sa inyo to. Pwede nyo po bang sabihin kung ito po ang nakita ninyo doon sa...